Lakers comeback win at Anthony Davis, another monster performance. Dwight Howard, napatayo pa. Ibang level talaga si Coach JJ Redick. Bago natin pag-usapan ng laro, ayon sa report, magta-travel si Bron James sa mga susunod na road games ng Los Angeles Lakers bago siya maglalaro sa South Bay Lakers. Tama mga amigo, mapupunta muna itong si Bron James sa G League para sa kanyang development. Sa pagsisimula ng laro, mainit ang shooting ng Phoenix Suns lalo na sa 3-point territory. Habang ang Lakers at si Anthony Davis ay hirap makagawa ng sariling score at halos lahat ng kanyang puntos ay nanggaling sa assist ni Austin Reeves. Kaya naman, lobo agad ang kalamangan ng Suns 38-23 sa pagtatapos ng first quarter. At sa pagpasok naman ng second quarter mga amigo, lumobo pa sa 22 points ang kalamangan ng Phoenix Suns. Subalit, nagpakawala naman ng back-to-back 3-pointer si Dalton Kinect. At dito, dinahandahan ng Lakers na tapyasin ang kalamangan ng Suns. Bumawi sila sa free throw mga amigo kung saan nakapagtala sila ng 11 free throw at isa lamang para sa Phoenix Suns. Subalit 12 3-pointer naman ang naibuslo ng Phoenix Suns at 5 lamang para sa Lakers sa pagtatapos ng first half. Sa third quarter, nag-init na si Austin Reeves mga amigo. Grabe, back-to-back-to-back 3-pointer ang kanyang pinakawalan, hindi na mapigilan. Takeover mode na siya dito mga amigo. Sabayan pa yan ng back-to-back 3-pointer ni LeBron James. Nahabol ng Lakers ang kalamangan ng Suns at nakalamang pa sila, subalit hindi pumayag si Kevin Durant at muling umarangkada. Ngunit takeover mode na si LeBron James bago matapos ang third quarter ay nagpapalitan na lamang ng kalamangan ang dalawang team. Grabe ka-intense ang laro. Tabla sana ang score sa 85 bago matapos ang third quarter, subalit pinaul pa ni Nurkic itong si Austin Reeves. Kaya naman 85-87 ang score sa pagtatapos ng third quarter. At sa fourth and final quarter, sinimula na ni LeBron James ang scoring sabay baseline dunk ni Rui Hachimura galing naman sa assist ni Austin Reeves na peke pa etong si Kevin Durant. Nagkaroon agad ng mini run ang Los Angeles Lakers. Sabay pumasok pa ang 3-pointer na ito ni D'Angelo Russell, 107-95. 12 points na ang kalamangan ng Lakers. Nabaliktad ang sitwasyon mga amigo dito sa second half, kaya napa-timeout agad ang Phoenix Suns. AD, hirap na pigilan ng Phoenix Suns mga amigo, at si LeBron James, siya na ang nagtitimon dito mga amigo. Ang tindi pa ng kanyang assist dito kay Gabe Vincent for easy layup. Sabay pasa pa dito kay Rui Hachimura para sa 3-pointer. Kinontrol na ng Los Angeles Lakers ang laro, at sa transition play na ito, LeBron James at AD, kung saan binigyan ni LeBron ng drop pass si AD for hammer dunk. Grabe, nag-enjoy ng husto ang former Lakers champion na si Dwight Howard, napatayo pa sa bench. Kaya hindi na magawang makahabol pa ng Phoenix Suns. 123-116 ang final score. What a comeback win para sa Los Angeles Lakers. Anthony Davis, another monster performance. 35 points, 8 rebounds, 4 assists at 2 blocks. Austin Reeves nag-take over na. Gumawa ng 26 points, 8 assists at 5 3-pointer. Samahan pa yan ng 21 points, 8 assists at 2 3-pointer ni The King LeBron James mga amigo na hindi tumatanda. Gumawa ng 14 3-pointer ang Los Angeles Lakers at 17 naman para sa Phoenix Suns. At ito talaga ang pinakamalaking diferensya. 29 free throws made ang ginawa ng Lakers at 15 lamang para sa Phoenix Suns. Well, nagbago ang depensa ng Los Angeles Lakers at hindi nila masyadong pinaglaro itong si D'Angelo Russell na hinahanting lagi ng Suns mga amigo, at hindi maganda ang kanyang naging shooting. Magandang adjustment mga amigo ang ginawa ni Coach JJ Redick at pinapagsabay na itong si Jackson Hayes at Anthony Davis para sa depensa. Kaya naman talagang nakabawi dito ang Los Angeles Lakers.